Welcome back to my channel, and this is Kaka Lacerna. And if you're not yet subscribed to my channel, please click subscribe here and click the notification bell for more updates. And for today's video, gagawin lang natin siyang isang maikling video para magkaroon tayo ng idea and tips para maiwasan natin yung and coronavirus 19. So guys, first of all, gawin nating hobby yung paghuhugas ng kamay, pag-alcohol, at syempre pag-face mask kapag lumabas tayo ng bahay. Pero ngayon nga, dahil nga binigyan na tayo ng ultimatum ni President Duterte na ang buong lungsod or ang buong Pilipinas ay may global lockdown, na magkakaroon tayo ng enhanced community quarantine, na ang ibig sabihin, kailangan hindi tayo pwedeng lumabas ng bahay. So, kailangan, dun lang muna tayo sa bahay. So, yung mga work naman, yung sa mga pribadong work, sa mga eskwelahan, is, sinispindi na nila eh, para mas mas magawa natin yung enhanced community quarantine. At syempre, i-practice natin ang social distancing, iwasan muna yung beso, paghalik, pagyakap, at syempre yung mga shake hands na pwedeng magdala or mag-cause na maging aktibo yung virus na yon. So, ano pa guys, iwasan muna natin yung paggamit ng kubyertos ng iba. Yan. So, yan yung mga pwede nating gawin at simpleng mamamayan. At syempre, simpleng mamamayan ang ating magagawa is yun nga, huwag muna tayong lumabas ng bahay. Kasi sabi nga nila, 14 to 21 days lang daw nananatili ang virus. So, kung tayo makulit at paulit-ulit tayong lumalabas ng bahay, pwede tayong maging carrier ng virus. Na iniiwasan nga ng mga nasa posisyon natin, na yun yung iniiwasan nila, lalo na yung mga health worker, na hindi ba tayo na nalulungkot? Kasi yung mga health worker, habang tayo nagpapahinga dito, habang sila naman is nandoon sa ospital, sa mga health center para merong full support doon sa mga kailangan ng tulong, sa mga minomonitor na may sakit. Guys, please cooperate. Pero alam nyo ba guys, yung COVID-19 naman, for me, parang meron din siyang magandang naidulot sa atin eh. Hindi ko pa lang siya mapaliwanag kung maganda ba talaga yung dulot niya or hindi. First of all, si COVID-19 sobrang nakakatakot talaga siya. Pero sa isang iglap, sobrang dami niya nang nabago sa Pilipinas, sa mga tao, at sa atin mismo, sa sarili natin. Unang-una, yung mga pamilya na minsan nga hindi pa tayo nakakapagsabay-sabay sa kainan, ginawa ni COVID-19 na napapagsama-sama sa isang hapag, sa isang kainan yung mga tao para, alam niyo yun, yung bonding, di ba? Isa siya sa magandang naidulot sa atin ni COVID-2019. Binuo niya yung mga pamilya na minsan lang makakain or makapagsama-sama sa pagkainan. Next, napadalas din yung kamustahan nung mga magkakaibigan, nung mga kamag-anak na dati ni Honey Ho or ano, hindi nga nila magawa na kamustahin yung mga ano natin, yung mga kamag-anak natin sa malayong lugar. Pero ngayon, grabe, parang kada konti kibot, kamusta na po kayo dyan? Tita, kamusta na kayo dyan? Ala, kamusta na kayo? Hindi ba kayo naapektuhan? Ang ganda, ganda lang naidulot niya. Na pati nga yung mga magkakaibigan, parang kada konting kibot ngayon, kinakamusta na natin kung kamusta yung lugar, yung lagay nila. Tapos ano pa? Yung mga laging umiinom ng alak, yan, alak, sugal, mga kung ano-ano pa, na alam nating naitigil to ni COVID-2019, bawal lumabas eh. Paano sila makakapagsugal? Paano sila makakainom? Yun. So, kung meron pa mga nag-iinom, minimal na lang kasi natatakot sila kasi bawal na yung sharing eh, di ba? Bawal yung sharing ngayon ng mga baso, kubyertos, ganun. So, isang magandang factor yun na nakaiwas yung mga tao sa mga
mga minsan is masasama nilang nagawa. Tapos ano pa? Pinakilala sa atin ni COVID 2019 si COVID-19 kung ano yung ano, yung kung sino yung mga tao na talagang handang tumulong na hindi nananamantala. At yung handa talaga, yung bukal sa loob nila yung tumulong sa mga nahihirapan ng Pilipino. So, ayun nga, nakita natin kung sino talaga yung mga binoto natin na mga opisyales. So, nakita naman natin yung talagang tulong nila. Kasi sobrang daming naapektuhang tao eh. Hindi lang naman yung mga sa privado, sa public, yan. Kasi ang unang-unang naapektuhan niyan is yung mga tricycle driver, yung mga PUJ, yung mga saban. Kasi ano eh, sabi nga nung kay tatay, mahirap ang maging mahirap. Ang hirap na ano eh, na itustos yung pang-araw-araw kapag wala kang pinagkukuhanan. Kaya guys, sobrang merong ding mga magandang nagawa si COVID-19 sa atin. Yon, ano pa? Sa pamamagitan din ng global lockdown, yan. Unti-unti namang nag-heal si Mother Earth kasi syempre nabawasan yung air pollution, yung mga smoke belching, yan. Unti-unting nag-heal yung Mother Earth natin na patuloy pa rin nag-heal ngayon kasi syempre temporarily naka-close yung mga factory na minsan ay nagbubuga ng mga maiitim na usok, ayan, smoke belching, yung air pollution sa smoke, sa mga e-cigarettes na talagang nakatulong sa atin ngayon. So, ano-ano pa? Syempre, ang pinaka gusto ko pa dun sa ginawa ngayon sa ginawa ni COVID-19, pina-realize niya sa mga tao na ano ang kahalagahan ng kalusugan. So, ngayon, grabe, ang dami nang may gustong kumain ng gulay, ng prutas. Kasi, parang, sa isang iglap, in one, ano lang, parang, bigla nang kukunin yung buhay natin. Nang dahil lang doon sa virus na yun, na hindi natin iningatan yung kalusugan natin. Kasi, ano bang kahalagahan? Ano bang gusto ni COVID-19? Siyempre, ang gusto niya is yung malakas yung... Sorry, hindi pala gusto niya. Ang mabilis kinakapian ni COVID-19, yung mga ano, yung mga mahina yung immune system, walang vitamin C, yung mga kung ano-ano lang yung kinakain. Kaya, mabilis sila nakakapitan ng viruses. Yun. So, ngayon, naparealize, ang daming bagay na naparealize sa atin ni COVID-19 na ingatan natin yung kalusugan natin. Mahalin din natin yung kalusugan natin kasi ito yung magdadala sa atin para maging successful din tayo. Tapos higit sa lahat, ang daming tao ngayon na naglalakad, nag-exercise. Dati, tatapos ng trabaho, matutulog na. Pagkatapos ng trabaho, manonood ng TV. Pagkatapos ng trabaho, kakain. So ngayon, bago pa lang pumasok ng trabaho, naglalakad na yung mga tao. So, hindi naman siya ganun kasaya kasi medyo naaapektuhan. Pero, 10,000 steps a day is maganda siya, di ba? Maganda siya sa health ng tao, sa buhay ng tao. Kasi, natin yung blood circulation natin. At, syempre, is nagpa-function ng maayos yung mga ano natin, yung mga kalakalamnan natin kasi nabubus yung ano natin eh, yung immune system natin eh. Yun, tas syempre, ang higit sa lahat, ang dami mong pinaluhod sa Panginoon. Sa Panginoong Diyos natin na talagang sasagot naman sa lahat. Ang dami mong pinaluhod na manalangin at iligtas kami kung ano yung nangyayari ngayon. So, COVID-19, ang dami mang nakalimot sa aming Panginoon, pero ano, nandiyan ka para ipakilala ulit sa amin sino ba yung magliligtas sa amin. Yun, so COVID-19, kahit nakakatakot, kahit bad ka sa katawan
sa katawan ng tao. Totoo pala yung seeing the good in a bad side. So, yun nga, nakakatakot talaga kapag nadapuan ka. Pero, di ba, pag narealize natin, ang dami palang magandang naidulot sa atin ni COVID-19 ngayon. Kaya siguro kapag dininig na ng Panginoong Diyos ang panalangin ng lahat ng tao na alisin ka na, alisin na ang COVID-19, sana huwag mo namang isama sa pag-alis mo yung mga magaganda mong nagawa sa buhay namin ngayon. Yun, so... Ang dami mong dinalang magaganda sa amin, nabuo yung mga pamilya. At na-heal din, unti-unting na-heal ang Mother Earth na alam naman natin na pasira na ito. So, please heal the world by COVID-19, pero alam ko na na-realize din ng mga tao kung ano yung maganda mong epekto sa kanila. Pero for now, by COVID-19, alam kong aalis ka na. Alam namin aalis ka na at didinggin na ang aming panalangin na umalis ka na sa aming bansa. And hopefully, lahat po ng person under monitoring is bigyan nyo po sila ng lakas na matapos or lakas ng katawan para matapos yung karamdaman or ibalik nyo po sila sa dating kalusugan, sa dating pangatawan na meron sila. So, Lord, please guide us. So, maraming salamat po for watching this video and hopefully na-realize po natin or sana po na-realize po natin yung ganda ng buhay ng tao. And syempre po, para po sa lahat, and please, tulungan po natin ang ating bansa para makaalis po tayo sa COVID-19. Maraming salamat. Bye, guys!